Hello everyone! Before I start my first visit in our farm, kwento muna ako tungkol dito. Nabili ko siya last year during pandemic habang wala ako sa Pilipinas noon, habang nagbabrowse ako ng mga FB pages about selling farms and lots. Nakita ko siya at nagustuhan kasi ang daming puno, malilim, presko. Naisip ko kagad yung mga parents ko na nakakulong lang during sa bahay namin during pandemic. Mas okay kung nasa open, fresh environment sila. So tinawagan ko agad yung anak ko sa Pilipinas para puntahan yung location, yung place. Nakausap ko yung owner, yung agent, at check syempre yung mga documents. Okay naman siya. At nagustuhan din naman yung ng aking mga magulang at saka ng mga kapatid. So ayun, tinuloy na namin ang pagbili. At first, syempre, wala pa namang titira doon. Kaya bumili lang muna kami ng maliit na kubo. Simple lang siyang kubo. May maliit na sala, may kwarto, may mini kitchen. Para lang pahingahan. Nakita ko lang din siya sa epi page ng bahay kubo. And then, syempre, nagpagawa rin ako ng mga essentials like syempre yung water, yung poso, tapos maliit na kitchen, tsaka CR, yung kitchen parang made of ano ba to, metal studs and purlin siya kasi nga maraming puno, baka anayin, so mas maganda daw pag metal studs instead of wood. Yan lang siya, maliit lang siya, tapos may CR siya sa loob. Cover lang siya ng parang amakan. Then mula dun sa mga kawayan sa loob ng farm, yan, nagpabakod na lang kami para at least magamit yung mga kawayan. Mas maganda, tsaka tipid pa siya. Yan siya, o. Tapos, dahil nga gusto ko rin magtanim, nagpabakod din kami doon sa bandang dulo ng mga net, tsaka parang cyclone wire yata yan, para hindi makapasok yung mga kambing, manok, ganun. Yun, nagpatanim kami, nagpabungkal, kasi masarap din yung may mga gulay. Libre, hindi nabibili. Ganda sa probinsya kasi ayun, may mga kalabaw. Pwede mo silang i-rent ng per day, tapos bayaran mo lang yung mag-aararo, ganun. Tapos, ayan, pinalibutan lang namin siya ng net para safe yung mga plants. Ayan, si Tatang, namit lang din yan sa malapit dyan, madali siya magtanim. Siya yung nag-alaga. Hopefully, ayun, sana pa. Hopefully, pag-uwi ko marami ng gulay. May mga helper din na makukuha doon kasi nga province, diba, madaling humanap ng tao kahit wala kami doon. Tapos nagpagawa din ako ng maliit na kubo doon sa dulo upang pahingahan. Ang sarap kasi doon eh, presko, tapos makita mo yung dulo, ang ganda ng view ng mountain tsaka yung mga palay. Sobrang excited ako guys, kaya sana samahan niyo ako sa pag-visit ko dito. First time ko makikita tong farm sa pag-uwi ko. So guys, samahan nyo ako at sana samahan nyo rin ako sa aking journey kung paano pa ito mapapaganda. See you guys. Thank you.